Ang ganda na mga Pinoy ng ating mga itinanim na gulay, oh. Ang lalaki na. So, dito na lang muna po namin sila nilagay kasi wala tayong paglilipatan na pwede doon sa ating backyard farm. Kasi po, ubusin to lahat ng mga manok natin. Lalo't ganyan kagaganda yung mga dahon, mga Pinoy, oh. So, mga ilang weeks na lang to, mga Pinoy, at makukuha na rin tayo ng mga bunga nito. Siguro mga 4 weeks. Yan. At hopefully maagang magbunga itong ating mga talong. So dalawang klase po ng talong ito, mga Pinoy. Meron tayong talong na bilog at talong na haba. Tsaka po yung ating kamatis at siling panigang at tsaka po siling yung maanghang. So dito na lang muna po natin sila ilalagay. Pagka po mas malaki na, so tsaka natin ililigay, lalagay doon sa may kabilang gilid, mga Pinoy, at medyo maluwang po doon. So sa ngayon, dito na lang po muna sila. Yan, mga Pinoy, at nakapagpakain na tayo ngayon. At monitor tayo ulit sa ating mga alaga, mga Pinoy. So nagbigay tayo ng Premoxil powder ngayon sa kanilang inuminan at dahil mag bacterial flushing po tayo. So mamayang hapon o bukas is doon naman po tayo sa Egg 1000. Then after that, then for the next day is magbibigay naman po tayo ng fresh water. So alternate po yung ginagawa natin, mga Pinoy, or so minsan mas madalas po yung egg 1000. So twice a week lang po minsan tayo magbigay nito at for prevention, mga Pinoy. So gaya pa rin ng dati, so GMP4 tsaka po corn grits yung ating binibigay sa ating mga breeder dahil dyan po yung trusted natin na patoka sa ating mga alaga dahil matagal na po natin itong ginagamit. Natin na ito, mga Pinoy, at halos ayaw pa nila lumapit pag ako nagpapakain. So hindi pag-aanong sana yan sa tao. Medyo maingay lang po dito sa amin ngayon, mga Kapinoy, kasi po may gumagawa dyan sa kapitbahay namin. Kaya po may narinig kayong nagka-grinder, mga Kapinoy, at palagi na tayo nakakuha ng itlog dito sa ating mga alaga kahit po pa isa-isa lang. O kahit, kasi bata pa naman po itong ating mga breeder na to, bago pa lang. Kaya kahit pa isa-isa, isa meron naman tayong na harvest. Tingnan niyo, mga Pinoy, yung tahid nung inaapa natin, no, ng rooster natin. Maliit pa kasi po, bata pa po yan. Ganda na ng bulas ng katawan ng rooster natin, mga Pinoy. Tapos nagbabago na po yung balahibo niya. Dati po pangit yung kanyan, eh, yung buntot. So ngayon nagbabago na.
Saka po tumikas na yung tindig ng rooster natin. Napapansin ko palagi dito sa mga alaga natin, mga breeder, mga Pinoy, pag nagpapakain po tayo ng patoka, yung pong hinahalo natin na corn grits, so yun po ang pinipili nila, yun po ang unang nauubos, mga Pinoy. Tulad po niya, no? Medyo malalaki lang po kasi yung butil nitong kuha natin ngayon na mais. Kasi po pang breeder naman po, so kayang-kaya na po nila yan na kainin. So halos lahat ng breeder natin, mga Pinoy, is pinapakain natin ng ganyan ng mga mais, oh. Para po matagal silang magutom. Yung pigs na yan, kahapon pa yan, mga Pinoy. So, hindi po yan naubos. At nilagyan po natin ng corn grits. So, kaya po kahit paano is nakakatipid tayo pag mayroong mais. Isa po yan sa mga alternative natin, mga Pinoy, kung bakit tayo nakakatipid ng patuka. Dahil matagal po yung matunaw sa tiyan ng mga manok natin. Pero kung pigs po, is mabilis lang po yan na madadigest. Pero pagka mais, nakita nyo naman, mga Pinoy, oh, yung pong kuna yan, yung pigs na yan is kahapon pa, kaya po ngayon nagbigay po ako ng mais, so hindi pa po nila yung nauubos. Ibig sabihin, baka mamayang hapon hindi na po tayo magbigay kasi busog pa naman sila, at saka maganda po yung kalalabasan ng kuna yan, epekto sa kanilang katawan. Tingnan nyo, mga Pinoy, bilog na bilog yung katawan ng ating mga hinahin, tsaka ng ating rooster. At saka magaganda po yung mga balahibo nito. Kasi po, yan po, nakakain ng bite ng mais, tsaka po yung binibigay pa natin na Bitmin Pro. Kaya po ganyan po yung ating mga hinahin, tsaka rooster. Tingnan nyo, matikas na matikas po yung rooster natin na yan, mga Pinoy. Tsaka po mapupulay mga palong yan, mga Pinoy. Tingnan nyo naman. Napakagaganda. Yan po yung binibili natin, mga Pinoy. Ito po is 35 naman po ang isang kilo nito, mga Pinoy. At yan po yung binibili ko sa aking Soaking Agribet. At dito, yan, oh, ubos na agad yung mais, mga Pinoy. Yung nilagay nating mais diyan kanina lang. So, maglagay ako ulit, konti lang. Ayan, oh. Mas mauuna po nilang kakainin yan, mga Pinoy. Para mas gusto po nila yung mais. Pero hindi naman po tayo po pwedeng puro mais lang. Dahil nagpapaitlog po tayo, so kailangan nating pataasin yung hatching rate ng ating mga alaga, at para po makakuha tayo ng magagandang sisiw. So kaya po tayo nagpapakain ng pigs, GMP4 at saka po mais. So magandang combination po yan. Yan po ang ginagawa ko dito sa aking backyard farm, upang makapag-produce po tayo ng maraming itlog. So sasabayan pa po natin ng Egg 1000 and then Bitmin Pro. So para po maging maganda or consistent yung pangingitlog ng ating mga alaga. So sa ngayon, mga Pinoy, tumataas na po yung pangingitlog. Nakakuha na tayo lahat sa ating mga breeder. Dito rin po nakakuha na rin tayo kahit pa isa, dalawa. So araw-araw na po tayo nakakuha ng mga itlog, mga Pinoy. Hindi na po tayo nasisero. Kahapon is naka-pito po tayo maghapon. Kahapon. So not bad, at least.
meron tayo, hindi po katulad noon, zero. Isang buwan na tayo, mga Kapinoy, mahigit, zero. So ngayon, ito na yung hinihintay natin, dahil gumawa tayo ng paraan para makapagpaitlog na maganda yung ating mga alaga. So dito, ayan yung ating mga darag. Importante naman, healthy yung mga darag natin dito, mga Kapinoy. So ito po yung mga month old natin. Yan. Sama po yung isang upgraded native. Anak po ng ating Chocolate Orpington. At yung ating bibi rito, mga Kapinoy, yun, medyo malalaki na sila. So sinasabayan po natin yan ng giniling na mais. Ayun, no. Ayun, hindi man naubos, mga Kapinoy, kasi mabigat yung mais sa tiyan nila. So hindi po nila agad naubos yan. So mamaya hapon din na po tayong papakain. Yan na po yun, mga Kapinoy. So laking tipid po natin sa mais. Pati po sa mga bibi, pwede natin ipakain yan. Kasi po giniling po yun na maliliit na mais. So goods na goods po yan sa kanila. Sa po dito, yan yung apat na piraso na yun, mga Kapinoy. Oh. Nahaluan ko po ng tubig para po hindi nalalaglag. So pag ganyan po ang ginagawa ko, isa, wala pong natatapon. So nakakain po nila yan lahat. So yun, mga Kapinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shoutout po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang. May pangarap, magsumikap. Paalam!